Welcome back po muli sa aming YouTube channel, mga ka-farmers. At maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa aming mga previous vlogs. Sa vlog pong ito ay ipapakita namin sa inyo kung paano kami gumawa ng homemade feeds para sa aming mga hayop. Tara po, samahan niyo ako. So ito po ang homemade feeds namin. Pinaghahalo-halo po namin ang darak, mais, corn grits po yan, sapal ng nyog, sinunog na ipa or carbonized rice hull. Meron din po itong grower feeds at meron din pong malunggay, asola at madre de agua. Nilalagyan din po namin ito ng asin, molasses, imas or effective microorganism activated solution at probiotics na homemade din po. At may halo din po itong tubig. So lahat po ng sangkap na yan ay dapat paghaluing mabuti. Ang probiotic po at ang imas ay napakaganda para sa mga hayop. Gayun din po ang mga dahon gaya ng malunggay, azolla at madre de agua kasi po mataas ang protein content. Pagkatapos pong mahalo, kailangan po ilagay ito sa drum. Ito ay dapat siksik na siksik. Kailangan po pag iyong piniga sa kamay, magbibilog po ito pero dapat walang lalabas na tubig sa kamay mo. Yan na po ang finished product ng aming homemade feeds. It has to be fermented for 14 days. Kailangan po maburo siya ng 14 days bago pwede nang ipakain sa mga hayop. So tara, hayan na po. Gawa tayo ng pagkain ng mga hayop. Hinahaluan din po namin ang homemade feeds ng nilutong scrap vegetables. Galing po yan sa supermarket sa amin. Meron din po itong kamote. Kasi sa panahon ngayon, marami pong kamote sa amin dito sa Tarlac. Lalagyan din po ito ng tubig bago haluin. Kailangan mahalo din po itong mabuti para magsama-samang lahat ang sangkap at magkaroon ng masarap na lasa. Sa palagay ko, masarap. So ganyan po ang ginagawa namin, hinahalo po itong mabuti. Dadagdagan pa ng konti pang tubig para mas madali pong kainin ito ng mga hayop. Ready na, pakainin na natin sila. Tingnan niyo po kung gaano sila nag-e-enjoy na kumain. Gumawa rin po kami ng electric wire fence para sa aming mga baboy. Sa susunod pong vlogs ay makikita ninyo kung paano po namin ito ikinabit. Ayan po si Neneng, kung natatandaan ninyo, buntis na siya at siya po ang susunod na mga anak.
mga end of May, manganak na po siya. Sarap na sarap din po siya sa kanyang pagkain. Sila po yung mga unang naipanganak. Anak po sila ni Barbara. Noong pong inilabas namin sila sa free ranging, bigla po silang lumaki. Ang sa palagay ko po kasi healthy sila at happy pigs. Kung natatandaan po ninyo si Peggy Sue, yung pong may puti at itim na baboy, siya po ay gagawin naming future breeder. Sa susunod na vlog, ipapakita po namin bakit po namin siya napili para maging breeder namin. Ayan po siya, si Peggy Sue. Ito naman po sa mga kambing, pinapakain din po namin sila ng homemade feeds. Pero po sa mga kambing, hindi na po namin hinahaluan ng tubig. Tuyo na po na ipinapakain namin sa kanila. At gustong gusto rin po nila. Kasi po, sa umaga namin sila pinapakain ng feeds bago sila ilabas sa pastulan. Kasi hindi po namin sila pinapastol ng masyado pang maaga para po hindi sila makakuha ng mga parasites sa damo. Pinapastol po sila bago magtanghalian para makakain din sila ng fresh na damo. Yan din po ang aming mga tupa. Kumakain din po sila ng homemade feeds. Gustong gusto rin po nila yan. Kasi po complete meal na siya. Kaya po sa tag-ulan, kahit hindi po sila ipastol, pwede na. Tingnan niyo po, gustong gusto po nilang kainin ito. So, hayan po mga ka-farmers. Sa susunod na naman pong vlogs at maraming salamat po sa panonood ninyo ng aming mga vlogs. Enjoy watching po. Ito po ang inyong ka-farmer, Farmer Hilda.